Palagay ko mahirap at this point na kasi si Senate President Migzubiri, yung leadership niya, katanggap-tanggap sa lahat. No? He consults everybody. So, tingin ko naman satisfied ang lahat sa kanyang liderato. And yung kanyang paninindigan lalo, especially in these trying times, he has really stood by everyone and protected the institution. So, tingin ko, divide and conquer yan. Siyempre, meron tayong hindi pinagkakasundo sa House. So, hindi ano, malam mo. Ano yan, divide and conquer siguro para, malam, dahil nagbabanggaan yung dalawang House eh. Dalawang houses. So, hindi malayo na talagang magkakaroon ganito maitriga. Pero sa ngayon, palagay ko mahirap palitan si Senate President Migzubiri. At wala ko nakikita possible na pwedeng pumalit sa kanyang ano sa kanyang pwesto. So, wala naman loyal solution. Ha? Walang may sa ngayon, wala ko nakikita. O baka naman alam nila dahil ako yung parte ng kumbaga seatmates block. Kung meron man, hindi ko alam kung meron. Wala akong offer or wala man ako mausap sa akin. Walang loyalty. Wala naman. Tingin ko, ano, at least, sa tingin ko, it's not wise at this time no, that the institution is under attack. Kailangan nga mas lalo kami magkaisa eh, bilang institution. And I think pinakita naman natin yan, both majority, even the minority, has been very supportive of the leadership. So, mahirap palitan si Senator sa Migzubiri at this time. At kung may reso man, malabong makakuha ng number. Basta yung tingin ko yung block namin yung 8 mahirap ano yun talaga solid yun. There is no leadership change as far as I know, and we have our full support behind the leadership of Senate President Miguel Zubiri. Ma'am, sa tingin niyo po saan ang galing yun? In fact, I will ask you, saan ang galing yun? Kayo magsabi. Yeah. But anyway, I'm very focused on our work, right? And we don't like to talk about politics or any change at this point in time, right? Sabi ko ni Sen. JB, may kabit strategy daw po ng HOR parang divide and conquer. I just want to work with our colleagues in the House of Representatives, our colleagues in the Senate. There's so much to do for the Filipino people. Thank you. Change who's to say what's normal and abnormal? We don't know. Yeah. As far as I'm concerned, there is no leadership change. We support Senate President Migzubiri. Well, you know, when you talk about or the word coup d'etat, diba, has a negative connotation. So it is what it is. Kasi at this point in time, we feel na we have not come into this kind of situation for the past 100 years na yung Senate ginigiba, yung Senate as an institution ay nandito sa gitna ng matinding pagsubok. So, yun nga, no, yung timing medyo off, talagang off, we would say. But as far as I'm concerned and as far as the members of the majority na nakausap natin the past 24 hours, talagang we are all solidly behind our inspirational leader, Senator Migzubiri. And we feel na walang mas deserving at this point in time to lead the Senate other than our Senate President Migzubiri. Thank you. Mahirap mag-speculate eh, pero alam natin kung ano yung nangyayari ngayon at saan din ang gagaling yung mga hirit at mga birada araw-araw, di ba? Alam naman natin kung saan ang gagaling yun. But we cannot speculate na even this intrigues in dividing the Senate or intriguing yung position ng aming Senate President, eh manggagaling din doon. Pero yung kudita, sir, yung issue. Wala, I don't know. Wala ko alam dyan. Sir, may mga kasamahan daw kayo, sir, na kayo po yung parang napipili na... I don't know. I haven't talked to a single senator about it. Mm-hmm. But is there a need, sir? Is there a need for a change in the leadership? Walang dahilan para palitan si SP? Wala mo naririnig. Sa totoo lang, walang may gusto nung, na maging Senate President. Ang hirap ng trabaho, naiipit ka lagi. Ayaw niyong palitan si SP?
Wala mo akong balita, hindi na papag-usapan. Pero kayo, gusto niyo siyang palitan? Okay naman siya. Ang pangit nga ng trabaho niya. Wala mo may gusto. Sa totoo lang. Well, that's really the business of the majority. Kahit sa mga nagdaang mga kongreso, kahit yung mga iba't ibang paghalal ng Senate leadership, is really the mainly the business of the majority. Well, alam nyo naman na years ago, umaasa ako na mas malaki ng kaunti, hindi naman ng malaki, mas malaki ng kaunti yung aming two-person minority sa ngayon. But dahil yung tinanong nyo ay business of the majority, di naman kami sa minority pwedeng mag-speculate ano yung possibilities for our ranks. Whenever, if and whenever that process happens, after the fact na, second step na ang pag-reassess ng minority. So, it's the business of the majority. Kami po ni Minority Leader Senator Coco Pimentel ay opposition. Mananatili po kaming opposition. Yung nababasa ko lang sa inyo, sa media, ganun lang. Di naman kausap ang minority sa anumang ganyang proseso. It's really, really the business of the majority. I guess there's always a right time or a hindi tamang panahon for things. Ano naman yan eh? Basta confident ako na kaya ng Senado to maintain its leadership as an institution, even beyond individuals. At alam ko na ang Senate leadership ay nakataya din doon. I serve at the pleasure of my colleagues. I am extremely honored to serve at the pleasure of my colleagues. Ganun lang naman yan. I leave it to the wisdom of my majority. Thanks guys, thank you. Alam mo naman, there's a concerted effort to discredit the Senate. Nalaman ko pa yan last week pa. So sa amin, trabaho lang kami. We'll just focus on the job at hand and we'll not lose sight of the most important thing, which is to help the Filipino people. So yun lamang, wala naman kami. May kinausap po ba kayong ibang senador bukod po sa mga seatmates? Ha? May ibang admin senators? Oo, kausap. Palagi ko naman silang kausap. Wala naman silang nalalaman. We'll know today. We'll know today if I give you a farewell dinner or not, right? But if not, then you know, let's continue working. It's important we continue working for the people. Trabaho lang tayo para sa kapangalan ng taong bayan. Wala nang politika. Kailang pa ceasefire na sila. Ceasefire na sila. Sino man ang gulo? Hindi ko alam. I can't speak for the other house.